Kundi higit sa lahat, ginagamit namin tools yung puppetry and ventriloquism para makapagbahagi ng salita ng Diyos. At gusto kong tawagin yung kaibigan ko. Pwede ba guys? Sinisa tayo lang. Sabihin natin, Super Tantan! Super Tantan! Alright, sige. Naalala mo Super Tantan? Last year? Ha? Apo? Napapakita natin ang picture. Yan. Last year nung natapos yung book 1, nagbigay kami ng testimony ni Kapotri. So this time, para maiba naman, ikaw naman yung sinama ko dito. Pati ako sinasabi mo sa kalukuhan mo mo eh! Uy, hindi ko kalukuhan. Pero dahil first time nyo palang dito, gusto ko lang, gusto namin bumati ang bawat yung sa inyo. Super Tantan, first time mo dito, gusto ko bumati ka sa kanila. Ano nga kayo na kuya? Sabi mo sa kanila, sabi mo, kamusta kayong lahat? Okay lang kuya! Hindi, teka, hindi ikaw. Sabi mo sa kanila, kamusta kayong lahat? Okay ka mo, Ray! Hindi. Sasabihin mo sa kanila, kakamustahin mo sila, hindi tayo magkakamustahin, okay? Okay, sige! Okay, gagayahin mo ha, sabihin mo. Ka! Ma! Mus! Mus! Ta! Ta! Kayong lahat. Okay na! Hindi! Ako rin mo eh! Parang, ganda lang, sige, para madali na lang ha, babati lang tayo, para tagal mo pa, sabihin mo sa kanila, hi! Hello! Sabi mo, hi! Ah, sige, gusto mo lang hello? Sige, sige. Hello! Hi! Tadali lang, hindi tayo tumatama, napapahiya ako sa'yo eh. Eh, hindi mo na nga, gusto ko na eh! Bakit ka hindi ako tumatama? Ano pa problema mo ngayon ha? Ngayong hapon, ang init-init ang panahon eh, hindi ako tumatama. Ano nangyayari? Eh, kasi kuya, pag-lumos na akong talina, nakita ko ng aso at saka yung bulga! O, ano naman kinahanap ng aso at sa lugar natin? Eh, talagang mo eh! Okay. Alin ang aso? Hindi, yung guwardiya. O tapos? Eh, ano ko na lang yung pitsokan eh. Yung guwardiya? Hindi, yung aso. Anyway, ganito na lang, Super Tantan. Ayusin na natin. Kaya tayo nandito kasi magbibigay nga tayo ng testimony. Magkakwento tayo ng isang experience natin nung minsan tayo ay nag-share dito sa picture na to. Yan. Napakita yan. Eh, asa din na to? Yan, napakita nila. Ate, kaya to day? Kaya nila ang sinipression niya. Pero alam niyo po, kapag kami po ay nagsishare ng gospel, meron kami pinangahawakan. No? Ako personally, meron akong pinangahawakan talaga at napaka-importante na yun. Ano yung pinangahawakan ko? Yung pinaniniwalaan ko, Super Tantan. Pinaniniwala ko ng picture, hindi naman. Hindi yun. Hindi naman yun. Hindi yun, yung Bible verse. Ah, okay. Okay, sige. Okay, sabi sa Bible, ang sabi doon, yung pinapis natin kahapon, di ba? Pinapis natin kahapon. Ano yung pinapis natin kahapon? Sabi ni Jesus, ako ang daan. Ha? Ikaw ang daan? Hindi, ang sabi ni Jesus. Oh, ayaw na! Wala, nahuli na yung sandal ko. Hindi naman ito eh. Pag nilang iiwan na ako, ito to eh. Hindi, ako yung Bible verse, Super Tantan. Sabi mo nga, ako ang daan. Hindi nga! Sumunod ka na lang. Nahirapan ako sa iyo eh. Sumunod ka na lang. Ako ang daan. Siya doon ka lang. Ako yung sa Jesus yung nasabi. Mama, ako yung sige na. Okay, sige. Ako ang daan. Ako ang daan. Ang katotohanan. Ang katotohanan at ang buhay. Walang pinitilingan. Walang sinasabi. Testimony, okay? Mahaba na yung oras natin. Ganito na lang. Kami po ay, wala pa yung picture, sige. Kami po ay naimbitahan sa QMMC, no? Quirino Memorial Medical Center. Alam mo po ba yung lugar niyo sa Quezon City? Yeah. Kami po ay nagbahagi ng gospel doon. Ano nangyari doon? Kuya, napahiya pa ako, kuya! Napahiya ako kami. Bakit? Kasi yung organizer, tinanong kami, anong gagawin nyo? Sabi namin, mag-share po kami ng gospel. Nagalit yung organizer. Literal, nagalit yung organizer. Kasi, sabi niya, hindi naman kami religious group pa. Bakit masishare niyo ng gospel? Dapat magpapatawa lang kayo. Oo, okay. Eh, hindi naman yung focus natin ko lang eh. Oo. Oh, at ang masama nun, ang ginawa natin Super Tantan, umuwi pa tayo dahil battle man tayo? Hindi ko eh. Like, relax ka na. Relax ka na. Oo na. Hindi, kasi naalala ko eh. Ano ba nangyari na napahiya tayo? Tinuloy namin ang pagsishare ng alam nyo, ilang room yung pinuntahan namin?
Ah, wala pa rin? Okay. Ilang room yung pinuntaan namin, ano? Hanggang sa nakapunta kami dun sa Urbata yun, Urbata. Walang stage, basta microphone lang. Tapos, paulit-ulit lang sinishare namin sa isang room, sa isang room, sa isang room. Hanggang sa nakarating kami dun sa mga bata na may mga cancer. Kuya, nakakaawa yung experience natin na yan, kuya! Ito, yun. At ano nyo ba nang nangyari? Nung matapos na nag-share kami ng gospel, patrip na ako nun eh. Kasi sobrang napahiya kami dahil hindi raw kami nag-research. Di ba tayo nag-research? Ano? Super tanta? Eh siya kaya yung hindi nag-research. Ni sila yung mag-report ko ay tawalan natin eh. At di siya yung hindi nag-research. Kasi di ba pagkala namin yung missionary kami, ano expect mo? Di ba? Pero gusto ng organizer, magpatawa lang kayo, yun lang dapat yung gawin. Pero sa madaling sabi, sinayin namin ang gospel, natapos yung buong araw, at pagkatapos ng event na yun, kinausap kami ng organizer. Ano ang sinabi sa atin, Superdanta? Humingi siya ng sorry sa atin! Oo, humingi siya ng sorry. Ano yung bakit? Kasi habang nagpipresent kami ng gospel nung araw na yun, merong isang nanay na lumapit sa organizer, umiiyak. Ano sabi niya? Sorry na lang! Ate, salamat sa inyo, sorry na lang, Brandon naman ngayong araw! Kasi alam niyo kung bakit? Dalawa sa anak niya ay merong cancer. Yung panganay, namatay na. At yung pangalawa, yung bunso, meron ding cancer ang time na yun. Sabi ng nanay, nung gabi na yun, bago kami dumating, gusto na niya magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng Sonrox. Pero nung dahil napakinggan niya yung mensahe namin ni Supitantan, actually ang kinuwento namin doon yung buhay ni Jairus, kung paano binuhay ni Jesus Christ yung kanyang anak. Anong sabi ng babae? Sabi niya, dahil narinig ko yung salita ng Diyos, meron akong pag-asa. Yun. Dahil doon, sabi niya, hindi na ako magpapakamatay. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Every time na sinukwento ko yun, pag ina-invite kami, lagi yun, tira lumabas yung picture namin. Pero every time na kinukwento yun, laging kumakayo yung balahibo ko. Pero hindi nalagad naman yung heart ko, kuya, no? Huwag na magpatawa, seryoso na tayo. Joke lang. Tumatayo yung balahibo kasi, alam niyo po, honestly, ako, hindi na po ako okay that day dahil sobrang napahiya po kami nung nag-share kami ng gospel. Kasi may mga kasama kasi kami. Napahiya talaga kami. Pero sabi ko, sige, matapos na itong trabaho na ito, okay lang. Alam niyo, totoo no? My heart is not okay, but still God moves in His message. Kaya po natin pinibigyan ng halaga dito sa ating church ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil ito hindi about sa'yo, kundi dun sa mensahe na binibigay mo sa mga tao. Hindi namin ina-expect yun. Mula nun, naging kasunduan na namin itandaan. Ano man ang kalagayan namin, ano man ang aming sitwasyon, ibabahagi namin ang salita ng Panginoon. Kaya purihin namin ang Diyos! Palapakan natin si Jesus! Ikaw ay mayroon na kaya nang ibahagi ang talento, bakit di mo galingan ang ating kabataan, ating pangalagaan? Linisin natin ngayon kanilang kamalayan. Ikaw ay mayroon na kaya nang ibahagi ang talento.